Marhaba guys! Welcome back into my YouTube channel. So, naka-gloves ako kasi gusto ko guys itry yung binili kong Lux Organics na quick and easy keratin permanent hair color shampoo. So, na-wet ko na yung hair ko. This one daw is up to 6 uses. Pero depende yung sa long at saka sa kapal ng hair nyo. Kasi kung 6 uses lang, kaunti-kaunti lang sigurong gamitin nyo. Pero I'm not sure of that one. So, wala itong ammonia. Maganda. I-leave mo daw ng 15 to 20 minutes. Pero sabi ko, baka i-longer ko kaunti. So, yung hair ko is brunette. Tsaka dati, meron akong highlights. I think, pag sa black ito na hair, hindi siya makikita agad. Or hindi siya talaga pag black hair ka. Maganda lang ito pag may kulay na yung hair nyo. Kasi madali siyang kumapit. So, basta yung black parang hindi, I'm not sure talaga kung kakapit siya. Kasi black eh. So, chestnut brown yung meron ako. So, 200 ml. Ano ito? Ano ba yun? Formulated sa Canada pero made in PRC. PRC is People's Republic of China. So, ewan ko kung ano. Baka nakalagay. Kasi nakalagay dito. So, ayun. Hindi ko talaga alam. Marami naman kayong nakikita nito eh. Suppose late naman ako. And also, marami din silang kulay. Apat ata. Meron akong natural brown. Alam ko meron ding black ata. Basta, nakalimutan ko na guys. Basta, ito na siya. Itry ko. Na-wet ko na yung hair ko. Sana hindi ko na-wet kanina bago ko ipinakita sa inyo. Nakalimutan ko kasi. Basta, nakita nyo naman siguro yung mga past video ko yung hair ko. So, na-wet ko na siya. Ayan. Parang brunette nga ako, tapos may mga highlights pang mga natira. So, kailangan naka-gloves daw. So, dito ko muna uunahin. At saka, nandito ako sa, guys, sa kitchen namin kasi maganda yung lighting. So, yun, try ko talaga. Bago pa naman ito, pero okay lang. Yan, i-remove. May main talaga siya, Tapos, dito ata yung color at saka yung parang activated something. Ayan. So, alam ko ma, ang dami na gano'n na, maganda pag may ka-ano ka, kasama, pero ayaw naman yung busing. Ayan, tagal. So, ito na siya, guys. Hindi ko na siya, anong tawag doon, kinount kung ilan, pero loon yung hinatakot ako. Hindi ako natakot sa kulay, kasi kulay lang naman yan. Yung paglagay ba, baka mga mahulog or anything. Ay, oo nga pala, habang naglalagay ako nito, wala na, hindi naman sensitive yung scalp ko, pero doon sa hair salon ko, siguro sa 8 to 9 years na akong nandoon, lagi akong pumunta doon, parang twice nagka, yung umulbo yung, ano ba yun, yung anit ko, parang kumati, tapos nagsipaglabasan yung makapal na anit. Pero okay lang yun kasi kung sabihin natin 8 to 9 years twice lang akong nagkaganon yung sensitive siguro yung hair ko o yung scalp ko. So, nito kung mag-sensitive man, alam ko na yun kasi first time ko naman itong gawin. At saka baka maging sensitive. Basta, sa pagkaalam ko, hindi sensitive yung scalp ko. Pero, depende din kasi. Suppose, hindi ko kasi alam paano mag-dry bago ikaw ilagay. So, hayaan na lang natin kung anong mangyari. So, guys, gagawin ko lang ito ha, tapos balikan ko kayo. So, guys, natapos ko na siya. Pinarap ko kay Bossing ng So, nasa 10 minutes pa tayo. So, ayan. So guys, mag-rinse off na ako. So, mahigit na 26 minutes na. So, i-dry ko din after. So, balikan ko kayo ha after kung... Ay, maligo muna. Iligo, i-wash ko muna siya tapos balikan ko kayo. So guys, katapos ko lang maligo. Ito ha, red chestnut. Ito yung wet pa yung hair ko. So, ayan. Wala pa man akong picture. So, i-blow dry ko lang yung hair ko. Babalikan ko kayo. So, guys, ito na yung final product. So, lilibot lang ako, ha?
Ayan. Sobrang nagustuhan ko yung result, yung happy ako sa result ng hair ko, sa kulay. Akala ko medyo dark, pero okay pala pag after mo i-dry, blow dry. So, again, she's not, and marami akong nilagay kasi very generous ako when it comes to product kasi gusto ko yung nafe-feel ko ba na parang nalagyan ko siya ng marami talaga. I don't know for the 6 uses kasi ako marami akong nilagay, and also it's depend the length of your hair at saka sa kapal of your hair, so depende din kung generous kayo maglagay sa hair nyo kasi ako sobrang generous ang pagkalagay ko, so maybe 3 times ko itong magamit only. Basta kasi dinamihan ko siya talaga para sure na coated yung hair ko. Tama ba? But I will recommend this one para din matry nyo. And also, ha, hindi ako ma-DIY color. It's my first time in my life. Charot! Na nag-DIY ako, na-try ko to. Kasi parang easy lang ba? And I don't know, cause for me kasi hindi naman ako kung nag-fail siya yung kulay or hindi, nagustuhan ko or hindi yung kulay. Sa akin naman is, it's just the color. It will grow or you go to the salon again. It's not expensive also. Yung ganun, hindi ako sayangan ako sa ganito ganyan. It's just fun. It's just fun to try a different color and DIY. So first time ko, so next time itry ko yung natural brown. Maybe, I'm not sure when, pero hindi na ako mag-video ata. Pero, maybe mag-video tayo, pero hindi pa na, maybe during summer. So, ayan na, pahabol ko ng winter color ko, ng hair ko. Gustong-gusto ko, and I will recommend. So, I hope you will get this one. I bought this one sa LuxOrganis.aa sa atin. So, na, yung full price nito is 60, pero nung time na, may discount siya na 5 dirhams, so 55, so let's just say 60 dirhams for fun color. It's just hair, guys. Mabango, hindi siya mabango, hindi din siya mabaho, nasa medium lang. So ayan, sobrang happy ko sa hair ko. Char. So anyway, nasa Abu Dhabi pala ako, guys, sa UEE. So comment below kung nagustuhan niyo din yung kulay ko ng hair ko. Sana maganda yung light. So, para kita-kita. So, ayun na, guys. Shukran for your watching. Please don't forget to like, subscribe, and I'll see you again soon. Bye-bye.